mabuti po ng Panginoon. Tayo po lahat ay magsitayo at basahin po natin yung ating text for tonight. Sabay-sabay po tayo. Nakikita niyo po sa screen. Sabay-sabay po tayo. The Great Commission. Okay, Matthew 28:16. Ay, ako lang. Okay, sabay-sabay po tayo. The Great Commission. Matthew 28:16. Then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age." Tayo po lahat ay pumikit, O Diyos. Marami pong salamat. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thanks to the Holy Spirit for this time that you have given to us. We pray, O God, that you may empower me tonight, Lord God, to speak only the truth of thy word, Lord God. Empower me, O God, to speak you about you only, O God, in this place. Panginoon, samahan niyo po ako. May your knowledge, wisdom, and understanding be upon me. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Maunawaan po, Panginoon, ang bawat mga karinig ang iyong mga salita. May I proclaim it, Lord God, with clarity, O God. And Lord, we will give only the glory to you alone, Father. In Jesus' name we pray, together with the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Sige po. Una po kayo. Okay, so katulad po ng binasa natin, the Great Commission. Okay, then the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Next slide, please. Okay, sa gabi pong ito. Next slide, please. We have three main topics. We have the vocation, the mission, the condition. Pakisabi nga po, the vocation. Ay, ang hina. May energy po pa tayo. Ayun. Thank you, Ate Kayin. Thank you, Ate Hinahawa mo kami ng energy. So, that's the vocation, the mission, and the condition. At pinamagatan po natin itong preaching na ito as. Next slide, please. Ulitin po natin. Parang gutom na po ba tayo? Okay. Pakitapik po yung katabi ninyo. Pakisabi. Ang topic po natin is all about the calling. The calling. Okay. Next slide po. Okay. So, the vocation. Pag sinabi po natin the vocation, it is the synonym of calling. Okay? Vocation is the synonym of calling. So, what is calling? Okay. First, calling is a simple and straightforward meaning. So tayo mga tao ay tumatawag. Hi, Ken. Call. Okay. Hi, Ate Janet. Call. Okay. You human beings call to each other. We call to God. And even animals, they have their way of calling. So what is calling? Calling is a simple and straightforward meaning. Second, to call means to name. Okay? Pag sinabi natin, minsan tinatawag natin, binibigyan natin ng pangalan. Okay? Katulad sa Genesis, God called the light day. Okay? Nung nilikha ng Diyos ang liwanag, tinawag niya itong day or araw. Nung nilikha ng Diyos ang dilim, tinawag niya itong night. So, he called it night. Okay? So that's why we have day and night. So, to call means to name. Okay? Third, it is synonymous to salvation. Okay, pag sinabi natin calling, ay kapareho ito nung ating pagkakatawag sa ating kaligtasan. Okay, calling is overwhelmingly God's calling people to himself as followers of Christ. Okay, so tinatawag tayo ng Diyos upang tayo maging tagasunod nino? Okay. Tayo po ay tinatawag upang tayo maging tagasunod ni Jesucristo. Just as God called Israel to him as his people, so Jesus called his disciples. In Matthew 4:18-20, wala po dyan sa slide, babasahin ko na lamang po.
As Jesus was walking by Lake Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and Simon's brother Andrew. These brothers were fishermen and they were fishing in the lake with a net. Jesus said to them, "Come, follow me, and I will make you a different kind of fisherman. You will bring in people, not fish." Simon and Andrew immediately left their nets and followed him. So tinawag po ng Panginoong Jesus itong si Simon who is called Peter and Simon's brother who is Andrew. Next slide please. So question, who is calling? Sino ang tumatawag? Okay, in Matthew 28 verse 10, then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee and there they will see me." Ito pong account na to ay yung kung saan Jesus has already risen, resurrected. Okay, nabuhay na ang Panginoon. And during that time, si Mary Magdalene and another Mary went to the tomb. And then they found out Jesus is not there. And then the angel said to them, "Wait, di ba sinabi ni Jesus, Jesus is not here because he has risen, katulad ng sinabi niya sa inyo. Kaya ang gawin ninyo, go. Sabihin niyo doon sa mga alagad ni Jesus Christ." So nagmamadali si Mary Magdalene at saka si Mary. Okay, sa takot at sa saya dahil alam nilang nabuhay ang Panginoon. And then Jesus Christ met them. Okay, no, nakita nila si Jesus Christ, nagpatira pa sila at sinamba ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Tawagin niyo yung mga alagad ko," sabi niya. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee and there they will see me." Bakit? Kasi nauna sa Galilee ang Panginoong Jesus. Okay, in Matthew 28:19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Who is calling again? Jesus. Thank you, Kayin. Who is calling again? Jesus. Jesus. Next slide, please. Alam niyo po, it is very important to know and to be clear who is calling. Kailangan alam natin kung sino yung tumatawag sa atin. Okay, bibigyan ko po kayo ng isang example. Sa trabaho, pag sinabi sa inyo nung katrabaho mo na, "Uy, Ma'am Che, tawag ka ni Kuya Levy, ni Sir Levy." Sasabihin ko, "Teka lang, mamaya na, dahil ko pang gagawin eh." Diba? O pag sinabi sa inyo, "Ma'am Che, tinatawag ka na ano, ni Manager Abdelkader." Sasabihin ko, "Ganun ba? So medyo ano ka pa." So, medyo 50-50 ka pa niyan na sumunod. Pero pag sinabi sa'yo, "Ma'am Che, tawag ka daw ng CEO." "Ah, wala pa tumpik-tumpik. Go kagad." "Yes, sir. How can I help you?" Di ba? We have to know who is calling us. Sa bahay, pag sinabi sa'yo ng kapatid mo, "Ate, tawag ka ni Kuya." Sabi mo, "Mamaya, no? May ginagawa pa ako eh." Pero pag ang sinabi, "Ate, tawag ka ni Daddy." No, nagmamadali ko, "Daddy, bakit? May ginawa ba ako?" Okay. Di ba? Nagmamadali pa tayo. So it is important to know and to be clear who is calling us. Usually, people don't listen or respond if they do not know who is calling. But if they know that someone who is in authority calls them, that's the time they respond and follow. Tama po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Okay. Next slide, please. Iinom lang po ako. We have two types of calling. Kayin, pakibasa nga anak. Two types of calling. Here, I have a copy. Two types of calling. First, general calling. We are called for repentance and we are called to witness about Jesus. Second, special calling, task that the Lord gives to us specifically, like being a pastor, evangelist, teacher. Okay, you know. Thank you. Okay, we have two types of calling. So we have the general calling and the special calling. Ano yung general calling? It is the calling of God for us for repentance. Okay? We are called for repentance. Magsisi. Saan? Sa ating mga kasalanan. Okay? Even from the time, the old times, they are calling people, the prophets are calling people, John the Baptist is calling the people, repent, make, ano yung susunod? Make the way. Nawala ako doon. So sabi nila, repent, magsisi. Okay. The general calling that the Lord is calling us is
the call for repentance. Okay, magsisi sa mga kasalanan natin. And we are called also to be a witness for Jesus Christ. Okay? May pangalawang calling, which is the secondary calling. These are the tasks that the Lord is giving to us specifically. Okay? So may iba tinawag na maging pastor, may iba na tinawag na maging teacher, may iba na tinawag para ikaw ay magpuri sa Panginoon. Kaya meron tayong mga music team dito, di ba? Meron namang iba na tinawag kung saan magmisyon. So kaya sila ay pumupunta kung saan-saan. Okay? Para ipahayag at ibahagi ang salita ng Panginoon. Okay? And Paul was called to be an apostle. Okay? Tandaan po natin, kind reminder, that the general calling is the primary calling. Okay? We cannot have the secondary, we cannot have the special callings if we don't respond to the first calling or the primary calling or the general calling, which is the call for repentance and the call to witness about Jesus. Okay? In Romans 1:1, it says, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. So Paul was been given a special task, a specific assignment for him by the Lord. Actually, it's very clear that Paul was being called by God to preach the gospel to the Gentiles. And it's very clear in the Bible na sinabi po yan. Right, Jeff? Tumatangon si Jeff. Yeah, right. Okay. So, meron po tayong general calling and meron po tayong secondary calling or special calling. So, tandaan po natin yung ating general calling, which is also the primary, is we are called for repentance and we are called about to witness about Jesus Christ. And the second one is the special calling na specifically binibigay sa atin ng Panginoon. It is your dealing with the Lord. An example would be I myself was also called for a specific task. Anong specific task? I remember when I remember when I was still young, dalaga pa ako. The Lord told me, kasi may boyfriend ako, syempre boyfriend ko si Daddy. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit siya? Namili, syempre, bakit siya? Sabi ko, bakit ano gagawin ko dito? So sabi sa akin ng Panginoon, it's very clear. Sabi sa akin ng Panginoon, I want you to help him. Sabi niya, I want you to help him. For twice or three times that the Lord was telling me, I want you to help him. So ako naman, syempre, I am a follower of Christ. I'm a Christian. So syempre, sunod naman ako sa Panginoon. Ah, the Lord wants me to help him. So what I'm doing is I'm helping him. Oh, I'm helping him financially. So sabihin kong ganyan, kuhanin mo yun, I want to help you. Because that's what I thought. I only thought that the Lord is calling me to help him hanggang dun lang. Pero iba pala, when you read more of the Bible, you will learn in there that ang helper pala na sinasabi sa Bible is women are co-helper of men. We are co-helper of man. Ibig sabihin, tayo ay katulong ng ating mga asawa, okay, ng ating mga esposo. So, kaya sa biyaya at habag ng Panginoon at sa kanyang katapatan, that me, I am still here and helping Daddy and submitting to his authority. Okay, praise God. I also want to share to you the song. Okay, next slide please. Okay, meron itong song na to. Gustong-gusto ko po itong song na ito. Ang title po niya, I Will Go. At alam niyo po, ito ay long time pa na nung nandun pa kami sa unang church, sa Jesus the Living Water, ay isinayaw na po namin ito. At isinayaw din po namin ito sa King's Revival Church. Kaya napakabuti po ng Panginoon kasi very memorable po itong kanta na ito. Alam niyo po yung lyrics niya, sabi po dito, and he said, come and follow me. I'm calling out, I want you to be a fisherman to fish for those who are drowning in a stolen sea. A sea of loneliness and pain, confusion, hurt, worry, shame. I'm holding out my hand and yet they don't hear me call their names. I want you to be the one to tell them that the kingdom's come and give them all the truth and joy that you've been given by the Son. So may question po dito ang Panginoon. Sabi niya, will you go wherever I lead? Be light in the dark, be salt in the sweet. Will you go no matter the cost? Will you live for the lost so they'll know of the cross?
will you go? So may tanong po ang Panginoon doon kasi tinatawag niya yung tao eh. Pero ito ang response ng tao. Pwede po pakibasa sabay-sabay. I said, I can't go. I'm too afraid. Familiar po ba sa atin? Very familiar also to me. Sabi niya, oh no Lord, wag ako. Hindi ako magaling. Hindi ako tulad ni Pastor. Ayoko. Sabi, paano pag pinagtawanan ako? Paano kapag nasaktan ako? Oh, mukhang nagkakamali ka, Lord. Pwede bang iba na lang? Ayoko, natatakot ako. It's the same thing that we also say when we know that the Lord is calling us. The Lord is calling us, but we also have this one. But remember, mga kapatid, the Lord is so merciful. And you know, ang isang kagandahan sa Panginoon is you can always be so honest with what you think, with what you feel, na pwede mong sabihin sa Kanyang lahat. At pakikinggan ka ng Panginoon at itatama ka niya. Next slide, please. So how do we solve this kind of issue? Or how do we solve this kind of questioning? How do we solve this kind of thinking? So sabi doon sa lyrics ng kanta, and he said yes, sabi ng Panginoon to ha, and he said yes, some will cover their ears, and they will not want to hear. You must stand and say it still. Be brave, my child, and do not fear. For it is my words you'll speak, and a promise I will keep you safe and sound within my will. I'm your strength when you are weak. I'm your strength when you are weak. Huh. Diba? Napakarami pong pangako ng Panginoon sa Biblia. Kapag ka tayo'y nanghihina, pwedeng-pwede po nating tignan, pwedeng-pwede po nating basahin, at pwedeng-pwede po nating ipaalala sa ating sarili, hindi ako iiwanan ng Panginoon. Pwede niyo pang sabihin sa sarili ninyo, hindi ako iiwanan ng Panginoon. Amen. So sabi dyan, you must stand and say it still. Sabihin mo pa rin, be brave, my child, and do not fear. For it is my words you'll speak, and a promise I will keep you safe and sound within my will. I'm your strength when you are weak. Praise the Lord. May nakukuha po ba tayo? May naunawaan po tayo? Next slide, please. So, how do we respond to this kind of call? Okay? Then I heard the Lord's voice saying, who can I send? Who will go for us? So I said, pakibasa po. Here I am. Pakibasa po ulit. Here I am, send me. Okay? So alam niyo po yung last song, wala na po pala yung sa lyrics ko. Okay. Yung last lyrics ng song na yung sinabi niya, I will go wherever I lead. I will be light in the dark, be salt in the street. I will go no matter the cost. Will you live for the loss? I will live for the loss so they'll know of the cross. I will go. Okay, sabi po dito ni Dr. Stanley, when God is calling us, the wisest thing we can do is to say yes. Uulitin ko po, sabi po ni Dr. Stanley, when God is calling us, when God calls us, the wisest thing you can do is to say yes. Amen. Okay. Pakikalabig po yung katabi nyo. Pakisabi, God is calling. God is calling. Say yes. Look at me, dagdag na. Okay po. Okay. And another reminder, when the Lord is calling us, you know, there are three things that I wanted to add more. Okay. When the Lord is calling us, we need to have a clean heart, an open mind, and a surrender will. So a clean heart, pure heart, okay? Pure heart, open mind, kasi dapat bukas ang ating mga kaisipan doon sa ano, sa kung ano mang nais ituro sa atin ng Diyos. At surrendered will, because it's not your will, it is God's will. Okay? Next slide po. Second po,
So that's the vocation, the calling. Second is about the mission. Ano yung mission natin? Okay? Ano ba yung mission natin? So what is our mission? Pakisabi po, to witness. Okay. To witness. Ano ba yung witness? A witness is one who declares on the basis of personal experience what he or she knows to be true about Christ. So ang witness daw, meron siyang basis of personal experience, nakilala niya si Kristo. Ito po kinuha natin sa discipleship essential. In Acts 1:8, sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So witness, next slide please. Okay, so ang witness may personal experience kay Jesus Christ. Okay, kilala niya si Jesus. Kaya ka nga witness, di ba? Kilala mo si Jesus. Okay, at hindi lang kilala si Jesus. Dinideclare mo kung sino si Jesus. You declare who Jesus is. And you make Jesus known to others. Okay? Witness has power from the Holy Spirit. Katulad po nung binasa po natin kanina, no? Sabi niya doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. So it is very important that we understand that we are empowered by the Holy Spirit to be a witness of Jesus Christ to the world. Okay. It is very important that we understand that we are empowered by the Holy Spirit to be a witness of Jesus Christ to the world. Bearing this in mind, give us the courage and strength to continue to obey and follow His command to us. So what, next slide please. What do we witness? Ano yung dapat natin ipahayag o i-declare? Okay, ano yung i-witness natin? Pakibasa po. Ang hina talaga. Shake po ang ating mga kamay. Sige po, task po ang mga kamay. Alam ko pong pagod tayo. Sa baba po. Okay. What do we witness? Ayun. Okay. Ano yung good news? Good news is also the same as the gospel. Eh, ano yung gospel? Sister Chair, what's the gospel? Gospel is all about the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. Okay, in Romans 1:3, sabi po doon, the good news is about God's Son. Jesus Christ, our Lord, as a human, He was born from the family of David, but through the Holy Spirit, He was shown to be God's powerful Son when He was raised from the dead. Ang mission po natin is to be a witness. Ano yung i-witness natin? Yung gospel. Okay, yung good news. It is good to tell people that you know Jesus loves you. It is good to tell people you know the Lord can heal you. It's good to tell people, you know, the Lord can give you peace. But our primary task, our primary assignment is to inform them that Christ Jesus died for their sins. And they are to believe Jesus Christ if they want to be saved. Tama po? Amen. Praise the Lord. So next slide, please. We declare to people their need of a Savior. We declare to people that Jesus is the only way that a man can be saved. Sino dito ang witness? Taas po kamay. Okay, sino po dito ang witness again? Taas po ang kamay. Okay, ang witness daw nagde-declare. So dinideclare niya sa mga tao na kailangan natin ng magliligtas sa atin. We declare to people that Jesus is the only way that a man can be saved. So minsan may tanong, Sister Che, bakit naman kailangan akong maligtas? Bakit naman kailangan ko ng Savior? Because, why? Because we sin against God. We sin against God. Pag sinabing we sin against God, nagkasala ako, paano naman ako naging makasalanan, Sister Che? Okay. Paano naman ako naging makasalanan? Pwede po bang makinig muna ibigay niyo po muna yung 2 minutes ng inyong tenga sa akin? Okay. May babanggitin po ako. Okay. Pakisagot po sa inyong isipan. Okay? Pakisagot lamang po sa inyong isipan. Okay. Sabi po dito, anything na nasagot, sasagutin niyo po, tandaan niyo po kung yes or no ang sagot niyo, ha? Okay. Sabi po dito, ikaw ba ay may ibang Diyos aside from God, Jesus Christ? Ikalawa, do you make some idols? Ikatlo, ikaw ba ay nagsisimba? Do you keep the Sabbath holy?
Ikaapat, ikalima, honor your father and mother. Do you honor your father and mother? Okay. Sixth, do you murder? Sabi kasi sa Bible, if you kapag tayo ay tumingin sa ating kapatid, as in, tinawag natin na yung kapatid natin ay I forgot that word. Okay. It seems that you kill or something. Okay. Tumingin ka ba ng malaswa sa ibang lalaki? Kung ikaw ay lalaki o ibang babae, kung ikaw ay babae, tumingin ka ba ng malaswa sa lalaki? Or other kabaligtaran na ito? Okay. Do you bear false witness against your neighbor? Do you covet? Okay. If you answer from one of these, yes, then sorry to tell you have sinned against God. Amen. Sorry to tell you that you have sinned against God. And sabi po sa Bible, if you have sinned against God, there is a consequence of it. Pag tayo ay nagkasala sa Panginoon, tayo ay may kasalanan, we have a consequence of it. On Romans 6:23, sinabi po doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So if you have sinned against God, ang kabayaran po noon ay kamatayan. You will go to hell. The Bible is true to His words, true to its word. If you sin against God, the consequence of that is you will go to hell. But there's a good news. The good news is, sabi po doon, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, in Romans 10:9-10, it says, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Okay. In Acts 4:12, Jesus is the only one who can save people. His name is the only power in the world that has been given to save anyone. We must be saved through Him. Only through the name of Jesus Christ. Amen po. Praise God. Okay. Sabi po nung isang awitin, The Mission by Steve Bin, ang lyrics po niya, on its lyrics, is sinabi po doon, the message we are proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission is still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. We have a mission to be a witness. So let us proclaim, let us declare, let us witness all about Jesus Christ. What are we going to witness? His goodness, His gospel, the good news, the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. Declare it to people. Pakitapik po yun yung katabi. Pakisabi, declare. Be a witness. Okay, next slide please. Konti na lang po. Malapit na po tayo matapos. Okay. The condition. Okay. So we have the calling, our vocation. We have our mission to be a witness. Okay. Ang Diyos ay tumatawag sa atin. Tayo ay may mission. Maging witness tayo. Pahayag natin si Kristo. Ano yung condition? The condition to be faithful. Amen. Amen. To be faithful. So in Matthew 28:19-20, it says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So ano ba yung faithful? Faithful is it means steadfast in affection, loyal. Okay, firm in adherence to promises or in observance of duty. True to the facts, to a standard, or to an original. Example, faithful copy. Totoong kopya. Okay. Faithful is a one who is a loyal follower, member, or fan. In short, faithful, ibig sabihin ito, tapat na tagasunod. Tapat na tagasunod. Next slide, please. So, saan tayo magiging faithful? First, be faithful in basic po yan ha. Basic Christian discipline. Okay. Be faithful in basic Christian discipline. Sabi ko nga po kanina, no,
tapat yung faithful dito, sinasabi po na maging tapat tayong tagasunod. Okay? Pag sinabi natin tapat na tagasunod, yung mga basic Christian discipline, madalas ito pa ngayon nakakalimutan, kaya pinapaulit-ulit po eh, kung mapapansin nyo. Ano yun? Prayer, Bible reading, fellowship. Amen. Okay. Last time nung nag-preach si Kuya Cesar, ini-encourage niya tayo. Ang preaching niya is about, you have to go to the church. Okay? Because it's very important. So tayo, bilang mga tagasunod ni Kristo, we have to be faithful in our prayer time. Kamusta po ang prayer time natin? Kamusta po ang Bible reading natin? Kamusta po ang ating pakikipag-fellowship sa mga kapatid? Okay. Pwede po nating isipin, how are we? Okay? Ako pa ba ay nakakapanalangin? Nakakapagbasa ng Bible? If not, kapatid, you still have time. Okay? Make time for Jesus. Okay? Make time. Okay? Because most of the time, we don't have time. But we need to make time. Pakisabi po sa katabi niyo, make time. Okay. Pray, read your Bible, and fellowship. Pray, read your Bible, and fellowship. May ganta yung mga bata, diba? Yung, read your Bible, pray every day. Hindi ko nakakantahin kasi yung boses ko. Okay. Read your Bible and pray every day. And you will grow, grow, grow. Okay? That's true. Alam niyo po, isa pong energy or isa pong motivation sa aming mga prayer team. Every time that we are hearing, ako personally, every time that I am hearing the nasagot yung mga panalangin, kahit ang sagot ay hindi doon sa ninanais natin. But the Lord is answering our prayers. Kaya patuloy kayo magpa-pray eh. Yeah, it's your energy na, oh Lord, the Lord is answering our prayers. Sige, pray lang, pray lang, pray lang. Pray lang, pray lang. And also, when you know that nauunawaan mo yung mga binabasa mo sa Bible, nare-realize mo, ah, eto pala yun. You will always read the Bible. Lagi po tayong pinapaalalahanan, if you don't have that, yung daily reading, if you don't have that plan, please, meron tayo sa YouVersion, libre yun. I-download nyo po para meron po tayong plan. Okay? Even sa mga anak natin, i-share natin, gawin natin para sila ay kahit sa murang edad nila at their youngest mind ay matanim sa kanila that they have to read the Bible and pray. Okay? So be faithful in prayer, in Bible reading, and in fellowship. Next slide, please. Be faithful in obeying God's command. Okay, be faithful in obeying God's command. We cannot be effective in our calling if we are not living in obedience with God. Okay, so sabi nga natin, di ba, may mission tayo to witness. Hindi tayo maging effective doon kung yung ating buo, if we are not living in obedience with God. Okay, or kung may ipinagagawa sa iyo ang Panginoon and you are not obeying it, walang mangyayari. Okay? Pangalawa, live a holy life. Strive to live a holy life. Mahirap mamuhay ng holy kasi madalas nating naririnig yan. Okay? Strive to be a holy, to live a holy life. Bakit? Because the Lord that we are serving is holy. Okay? The Lord that we are serving is holy. Ang tamaan, praise the Lord. Okay? Strive to live a holy life. Okay, next, walk your talk. Okay? Kailangan kung ano yung pinapamuhay natin, kung ano yung sinasabi natin, yun ang pinapamuhay natin. Okay? Be faithful in obeying God's command. Okay, pangatlo. Next slide, please. Be faithful in the truth. Okay, be faithful in the truth. Ano? Be faithful in the teaching and be faithful to the teacher. Okay? Sabi ng Galatians 1:7-9, there is no other message that is the good news, but some people are confusing you. They want to change the good news about Christ. We told you the true good news message, so anyone who tells you a different message should be condemned, even if it's one of us or even an angel from heaven. I said this before, now I say it again. You have already accepted the good news. Anyone who tells you another way to be saved should be condemned. So be faithful in the teaching. Walang dagdag bawas. Kung ang sinabi ng Bible ay si Jesus lang ang daan, wag mo nang dagdagan.
Okay, si Jesus lang talaga ang daan. Wala nang iba. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Okay? At wag na tayo magdagdag ng kung ano-ano pa kasi katulad sa Bible, di ba nagdadagdag sila na oh, kailangan tulika. Oh. Yung iba namang mga sekta, oh, kailangan mahaba ang buhok mo. Okay, hindi nga pwedeng magsuot ng maikse, puro mahaba. Wala namang ganun, di ba? Oh, in modesty siguro yung iba. Pero be faithful in the teaching and be faithful to the teacher. Maging tapat tayo sa Panginoong Jesus. Katulad nga nung binabanggit natin nung nakaraan, focus our eyes to Jesus. You don't look on your right, on your left. You focus your eyes to Jesus. Bakit, mga kapatid? Kasi marami po tayong pwedeng makita. Okay? Napakaraming pwedeng makita ng mga mata natin. And it might, most of the times, it will weaken us. Okay? It will weaken us. Kaya patuloy po namin ipinapaalala sa bawat isa, focus your eyes to Jesus. Sino po ba ang pinaglilingkuran natin? Si pastor po ba? Si Sister Chet po ba? Okay. Ang pinaglilingkuran po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. Be faithful to the teacher. Okay. Last slide, please. Okay. Pwede po ba natin basahin lahat to? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Familiar po tayo sa song na yan, no? Madalas po kasi kinakanta yan, lalo na kapag kabaptism, no? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Alam niyo po ba yung kwento ng kanta na ito? Okay, alam niyo po yung kwento ng kanta na ito. 150 years ago, there was a great revival in Wales. Okay, at dahil doon sa revival na yon, nagkaroon ng maraming mga missionary. Tagalog, English, missionary. Imbes na missionaryo. Okay, so maraming mga missionary. So ngayon, nagpunta sila sa Northwest India to proclaim the good news. Okay, pero nagkataon na merong isang tribe sila na pinuntahan and kilala yung mga tao na yun as a violent person. Violent person sila. So sabi po nung ibang mga kasama nila, huwag na kayong pumunta dyan kasi baka mapatay lang kayo. Ang sabi nung Welshman, sabi niya, kahit na yung mga taong nandun sa tribu na yon ay may karapatang makarinig ng salita ng Panginoon. So they went. And during that that time dun sa tribe na yon ay may nakakilala po sa Panginoon. Okay. Ang pangalan po niya ay Noksheng. Okay. Noksheng, meron siyang dalawang anak. May family po siya, isang asawa at saka dalawang anak. So yung family po nila nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. And eventually, they are sharing their faith, okay, to the other villagers. Ngayon, nung nalaman ito nung kanilang chief village, yung pinaka-leader ng tribe nila, galit na galit. Galit na galit po siya. So ano ang ginawa niya? Pinakaladkad niya yung pamilya ni Noksheng. Tapos sinabi niya, ngayon din, renounce your faith. Stop following Jesus. Sabi niya ganun. Sabi niya, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sabi niya ganun, dahil galit na galit yung chief priest, pinakuha niya yung dalawang bata. Pinatay nila. Sabi nung chief, ayan, ngayon, you will stop following Jesus. Alam mo, sabi po ni Noksheng, though none go with me, I still will follow. No turning back. No turning back. Sabi niya, kinuha yung asawa. Sabi niya, papatayin ko yung asawa mo. Renounce Jesus. Stop following Jesus. Pinatay yung asawa. Sabi niya, the world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back. Sabi niyong chief priest, sa galit niya, pinatay niya si Noksheng. Nung pinatay niya si Noksheng, napaisip siya, what is all about this Jesus? Na kahit namatay yung anak, namatay yung asawa, at kahit namatay siya, he did not renounce his faith. He did not stop following Jesus. What is all about this Jesus? And that village leader, that chief village, knows and believes tumanggap po kay Jesus Christ. That's why the whole village accepted Jesus Christ. And this is their song.
Their song is, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mga kapatid, the Lord is calling us. We have a mission. We are to declare who Jesus is. Make Jesus known. And whatever the Lord is asking you to do, remember his lines. Remember these lines. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Take a talk to yourself. Pa ako gusto ko sabihin na, Cherry, I have decided to follow Jesus. Cherry, no turning back. No turning back. Ano man yung mga hirap ng pagsunod natin sa Panginoong Jesus, tandaan po natin, Jesus had set his own example. When he was about to be crucified, he was talking to the Father. Sabi niya, Panginoon, Ama, wag kung maaari lamang na ilayo ang sarong ito sa akin. But not my will, but your will be done. Ano man ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, let us decide to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let's all stand up. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, sweet Holy Spirit. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, O God. Salamat po, O Diyos, sa mensahe nyo na inyong ipinagkaloob sa amin sa gabing ito. Salamat po sa inyong pagkakatawag sa amin, Panginoon. And Lord, we want to answer that call, Lord God. And the wisest answer is to say yes to you, O God. Lord, we want to follow you. We want to obey you, O God. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming i-empower, Lord God, to be a witness, a true witness, a faithful witness of your words, O God. Saan niyo man po kami dalhin, ano man po, Panginoon, ang mga makakasalumuhan namin, mga tao, Lord God. Huwag po kaming mahiya, Panginoon. Bagkus daladala po namin, Lord God, ang mensahe na inyong ipinagkaloob sa amin. To be a witness, Lord God, of who you are, O God. Lord, help us, Lord God, to have that deep desire to know you, O God, to know you and make you known to people, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Help us, Lord God. Teach us to be faithful, Lord God. And Lord, sa panahon na kami nahihirapan, sa panahon, Panginoon, that we are about to give up, Lord God, help us, Lord God, to remember, Lord, to remember your calling to us, Lord. Ikaw na tumawag sa amin ay tapat. Ikaw ay tapat at hindi mo kami iiwanan, Panginoon. You will be with us, Lord God, until the end of age. Marami pong salamat, Lord God. May we ponder more of your words, Lord God. May you help us, Lord God. May you comfort us, Lord God. And may your peace be upon us. In Jesus' name we pray together with the Holy Spirit. Amen.